Oof! Yo! Okay guys, ganito po muli si Daddy Bean at muli kayo pagbabalik sa Daddy Bean Channel. Nagka-interest ako dito sa usapan na to. Latest to guys eh, yung mga nakalusot na mamahaling mga sports car. Actually, hypercars na yata to mga to. No? Yung Bugatti Chiron. Okay? Papanorin natin guys kung ano yung sinasabi ni Idol Rapitul po dito. And kung ano yung mga akusasyon niya. Ni-smuggle daw ng mga sports car. Actually, may mga maraming pagkakataon na sinisira ng gobyerno noong mga nakaraan yung mga sa gobyerno ni Pangulong Duterte noon. Yung mga mamahaling sports car. Nakikita natin noon na sinasagasaan ng pison ba? Not sure. Hindi ko sure kung pison yung sumasagasa doon or dinudurog. Pinipresya ng loader para mawasak. And nakakapanghinayang yun, no? Ang pagkakaalam ko, ang Chiron na to, na yung mga Chiron na, o Bugatti Chiron na nakumpiska kasi isinuko, ay isusubasta yata, no? Pero panoorin muna natin to. Tingnan natin yung mga sinasabi niya. I move that we proceed with the privilege speech and recognize Senator Tulfo to deliver his speech. Yes. Our distinguished colleague from Isabela, Davao, the Republic of the Philippines, Southern Senator Rafi Tulfo is recognized, sir. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Kung natatanda niyo po, during the budget hearing last year ng Committee on Finance, akin pong tinanong mga opisyal ng Bureau of Customs tungkol sa dalawang Bugatti Chiron na nag-viral sa social media dahil pag-alagala ito sa mga kalye ng Metro Manila. Ang Bugatti Chiron ay isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo na nagkakalaga ng $3 million. Okay. Tama siya, isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo. Tama naman. Kasi nasa 3 million. 3 million. Mayroong isang klase pa ng Chiron. Yung tinatawag nila na profile. 3.5 yata. Or 4. Halos magpo 4 million na siya. Mayroon pang mas mahal yata. Teka. Yung Bugatti La Voiture. Hindi ako sure kung tama yung ano ko. Search nyo na lang. La Voiture Nord. Yan. Toplash na lang natin dyan sa screen yung picture. Which is 13.4 million. Pero ang pinakamahal sa mga production cars ngayon ay yung Rolls Royce. Yan, nasa Rolls Royce guys yung mga pinakamahal na lineup. $30 million. So, hindi ko sure kung meron na dito sa Pilipinas niyan. Pero sa pagkakalam ko, posibleng wala pa. No? Pero yung mga Bugatti, marami dito sa atin. May mga Bugatti din na ibang modelo. Ang isang problema kasi dito sa pag-i-import dito sa Pilipinas, masyadong mahal yung tax. No? Nagdodoble. Kung halimbawa magbayad ka ng 160 million, ang tax mo ay umaabot ng 200 million. Tax lang yun. So, mas mahal pa dun sa sasakyan. So, pag minsan, mag-iisip ka rin nga na may mga motive para hindi para malusutan nila or lulusutan nila yung mga ganyan na babayaran, no, kasi nga sobrang mahal. Pero since sila ay may mga kaya sa buhay, dapat aware sila na just in case na magpasok sila ng mga ganyan kamamahal na sasakyan, dapat kaya nilang bayaran yung tax na yun, no. So tuloy pa rin natin to. Na nagkakalaga ng $3 million kada isa. Ulitin ko po, $3 million kada isa. Madami na pong nangyari mula nung araw na yun. Panorin po natin video. $1 million ang tag price. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye? Tinignan nila yung 2019 onwards, 2019, 2020, 2021, 2022.
2023. Wala pa ho, walang record. Wala talaga. Wala so therefore, po. Ibig sabihin, ito po ay nakalusot. Ayon sa customs, mismo mga may-ari na sasakyan ang nagsuko ng mga luxury cars. Isa rin po si Senator Rati Tulfo no, na nagbigay sa amin ng tip dyan. No. Meron na rin po kami mga intelligence information regarding this. Early as now, medyo kinukongratulate ko po ang Bureau of Customs for recovering one of the two Bugatti Chirons last February 9. Pero, Mr. President, bago nakamta ng tagumpay ni... So, narinig natin na recover yung mga Bugatti Chiron. Okay, so, kung na-recover nila, it means smuggled talaga. Okay, tuloy natin. Ito, sandamakmak na kapalpakan muna nangyari at nakapasok itong Bugatti Chiron nito nang walang record sa customs at narehistro pa sa LTO. Mr. President, I come before this chamber because of the irregularities that have been... Bakit narehistro yung mga smuggled na sasakyan? Diba? And common yan dun sa, no, sa mga imports na sasakyan. No? May mga pagkakataon na natura pero may mga nagsasabi, no, na may mga lagayan nga daw. Pwedeng magpagawa ka ng papeles pero yun yung sinasabi, yung mga naririnig ko ha, na nagpagawa ng papeles para doon sa isang import na imported na sasakyan, yun nga lang napakamahal. And pwedeng hindi naman siya ano, pwedeng hindi naman siya smuggled pero may mga time na masasabi natin na pag nagpagawa ka niyan, kung halimbawa lihiti mo yung sasakyan na ipaparehistro, pwede naman talaga. Pero kapag smuggled, usually hindi nila basta-basta dapat irehistro 'yan, 'di ba? Pero tingnan pa rin natin, panoorin natin yung sinasabi. Talk to me regarding these Bugattis. Una po, nung ito ay tinanong ko nung Nobyembre kung nagbayad ba ng customs duties ang mga ito, agad akong sinagot ng wala sa records ng Bureau of Customs na ito'y nagbayad ng duties and taxes. Itong dalawang Bugatti. Okay. So sinabi dito ni Idol Rocky Tulfo na nagtanong sila at nalaman nila na wala talagang records. So yun yung dahilan kung bakit nakuha o nahatak ng BOC yung mga Bugatti Chiron na to. They confidently told me that they look at the records from 2019 onwards at wala daw talaga sa nakita niyo po kanina sa video. They said that before the Senate budget deliberations and they would not say that if they had no basis. Ngayon po, bilang pag-follow-up ko sa nangyaring ito. Problema dito guys, malakas ang loob nila na gumala. Yun ay isang problema. Yun yung mga sobrang mahal na sasakyan na yun na hindi registered. Pwede. Pwedeng hindi sila registered pero nakakagala sila. And sila ay hindi pa declared na smuggled, syempre. Ibig sabihin, parang sumusugal sila na kahit hindi pa registered at alam nilang hindi ito binayaran sa customs, umiikot pa rin sila sa buong Metro Manila. So, malalakas loob nila, no? Dahil nga may nag-surrender na ng isang Bugatti, akin pong pinaback-background check ang registration ng dalawang Bugatti sa LTO. Ang blue na Bugatti na may plate number na NIM5448 ay lumilitaw na nakarehistro sa pangalan ng isang foreigner na si Tu Trang Nguyen. At ang pulang Bugatti na may plate number NIM5450 ay nakarehistro naman kay Meng Junzu. Okay. Mga foreigner yata yung mga owner nito. Yung nauna, base dun sa kanyang pangalan, ay isang Vietnamese. Okay, yung mga Nguyen, usually yung mga may Nguyen sa ano, Vietnamese sila. Yung isa naman parang Chinese or Taiwanese siguro. Basta nandun siya sa Irene Meichu, parang ganun. Pag-aaral ng mga dokumentong pinasa nila sa LTO upang ito'y marehistro, may kita na itong dalawang sasakyan ay magkasabay na prinoseso. Pareho itong in-import ng Frebel Import and Export Corporation na ang Bill of Lading
ay may petsang December 24, 2022. At ito'y sabay na narehistro sa LTO noong May 30, 2023. Ngayon, ang tanong ko po, paano ito narehistro sa LTO kung hindi ito nagbayad ng customs duties? Ayon sa sinasabi ng mga nakapanayam natin dito noong Nobyembre. Salungat ito sa mga dokumento sinumiti sa LTO kung saan may kambala certificate of payment ang dalawang bukati na ito na inisyo ng Bureau of Customs. Noong December 27, 2022, nagbayad ng mahigit kumulang na 24.7 million ang Frevel import ng customs duties ayon sa record na naisumiti sa LTO. Ang certificate of payment na ito ay pirmado ng customs collector na si Harold Agama at ng examiner na si Rosario De Leon. Sabi ng mga customs officials dito nung budget hearing, walang binayad. Pero ang sabi ng dokumento na pinasa sa LTO, meron. Saan po nangyaring himala, Mr. President? Noong panahon na ito, 2022, ang customs commissioner ay walang iba kundi si Yogi Filemon Ruiz. Marami akong nakukuha ang balita na maluwag ang customs sa mga information or importation ng sasakyan noong mga panahon na yon. Sa madaling salita, maluwag as in, maluwag ang smuggling. At sino naman itong si Yasser Abbas na Director for Imports and Assessment Services ng Bureau of Customs? Sa kanya dumadaan ang pag-approve ng mga pumapasok ng mga sasakyan. Ano ang nangyari dito? Mr. President, sanga-sangang problema po ang nais ko mabigyan diin ngayong araw. Una po, ang smuggling. Makikita po natin na may nakagawa ng paraan para mag-import ng mga luxury vehicles na hindi nagbabayad ng karapatang buwis. O sabihin na natin, siya yung nakapansin doon sa Bugatti. Ipinush niya ito na maimbestigahan. Di ba? Pero hindi naman ito, ano, sabi nga natin, hindi masasabi na ngayon lang nangyari. Tapos siya nakakita. Palasak na ito noon pa. Diba? Actually, nung sobrang higpit kasi ng pamamalakad noon ni Pangulong Duterte, sobrang daming mga mamahaling sasakyan yung dinurog. No? And posibleng sa mga nung nakaraan pang panahon, mas madami yung hindi nabubuking. Although, eto, kung siseryosohin talaga niya to, dapat meron ng magandang aksyon dito na masasabi natin na hindi na basta-basta dapat makalusot yung mga ganitong smuggled na sasakyan. Diba? Tuloy natin. Ayon sa kaduda-dudang certificate of payment na sinabit sa LTO, 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero kung ikukompute ito, mahigit 107 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana na-collecta ng gobyerno. Ibig sabihin, nalugin gobyerno ng 183 million pesos. So, ano yung sinasabi niya dito? Na may declaration na nagbayad ng tax. Although doon sa LTO, ha, sa registration. Tsaka doon sinabi ng Frevel, yung sinasabi niya ng Frevel na agency na nagre-release ng mga ganito sasakyan. So, kung nagbayad sila ng 24 million, yun nga lang, ang sinasabi dito ni Idol is kulang yung ibinayad kasi 200 something million yun dapat bayaran. Diba? So, yun yung sinasabi niya na pwedeng nalugi yung gobyerno. No? Kasi ang dapat bayaran ay 200 something. Pero nagbayad. Yun yung idine-declare niya dito, ha. Pero nagbayad, yun nga lang, kulang. Ngayon, anong maiisip natin? Bakit 20 million plus lang yung binayaran, gayong ang dapat bayaran ay 280 million. So, panoorin pa natin. So, kada sasakyan, or a total of 366 million pesos ang nalugi. Ito kung tunay. Ito ay kung tunay ang mga dokumentong sinumiti nila sa LTO. Tinawagan po namin ulit ang customs tungkol sa certificate of payment na ito. Ang sagot po ng customs kaninang umaga sa amin ay doubtful daw po sila sa legitimacy ng mga dokumento na sinabit sa LTO.
Okay, doubtful. Ibig sabihin, hindi sigurado. O pinagdududahan nila yung mga dokumento. Pero wala silang sinabi na hindi talaga nagbayad. Bakit? Pwede kasing ganito eh. Pwedeng may mga... Ito, speculation ko lang ito. Pwedeng may mga under the table. Which is... marami nagsasabi ah. Napalasak dyan sa mga institution na yan. No? Yung under the table na bayaran. Kasi... Kaysa nga naman magbayad sila, halimbawa yung mga yan, gustong makatipid. Kaysa magbayad sila ng 280 million, may kakausapin silang tao na pwedeng lumaka dun sa papeles ng halos tatapyasin na nila yung sobrang laking porsyento na dapat bayaran. Diba? Pwedeng ganun eh. So, yung sinasabi dito na idol, na hindi sigurado yung BOC dun sa dokumento, isa na yun sa palatandaan. No. Na pwedeng meron talagang corruption kasi masasabi kasi doon na kung sigurado yung BOC, ipapakita nila yung mga dokumento or yung mga necessary documents para malaman talaga nito ni Idol na bayad ito. 'Di ba? Pero ang sinabi ng BOC ay hindi sila sigurado. Hindi pa po kami kayang idiretso. Pangalawa, Mr. President, may problema po ang LTO sa kanilang registration process. Paano po ito nakalusot? Napakarami na po ang pagkakataon na may mga smuggled luxury vehicles na narehistro ang LTO. Siyempre, sasabihin nila, tinignan nila mga pinasang mga papeles at ito'y wala namang kahinahinala sa kanilang nakikita. Ito na nga ang gusto kong matutukan natin dito. Sana maisaayos na ang modernization program ng customs para madaling mag-coordinate ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO. Dehado po ang taong bayan dito. We have to implement already the National Single Window Program. Itong customs, they keep on delaying it. May punto naman si Idol dito. May punto siya kasi kung nagkakaroon ng matinding corruption dyan, sa halip na yung isang mayamang tao, which is posibleng foreigner pa, ay magdadala ng sasakyan dito sa Pilipinas, which is yung mga luxury cars na yan. And ang babayaran nila sa taxes ay napakaliit lang o posibleng wala pa. Di ba? Sinong kawawa? Di ba taong bayan? Tama rin naman siya dun. So dapat kung may pera sila, magpapadala sila ng magandang sasakyan dito, kaya nilang bayaran lahat ng yun, at mapupunta yung pera, dapat mapunta yung pera na babayaran nila, I mean yung pera na ibabayad nila sa tax, papunta sa gobyerno at mapakinabangan ng taong bayan. Tama naman siya dun. Diba? Para maiwasan din, ang sinasabi niya dito, para maiwasan yung corruption, kailangan i-upgrade yung communication at saka yung mga kagamitan ng BOC para madaling mag-communicate sa mga agencies ng gobyerno kagaya ng LTO. So, tuloy pa natin to. Kat, sila ay kumikita dito. Just this year, we gave them a budget of more than 1 billion pesos for their modernization program. This should be utilized to enhance our ability to collect customs duties efficiently. Napakamakapangyarihan po nitong mga Bugatti owners. May galamay sila sa napakaraming ansya ng gobyerno. At ayon sa isang article, itong si Trang Tu Nguyen. Okay. Putulin muna natin dyan. Yung sinasabi niyang napakamakapangyarihan. Actually, hindi nga natin kilala itong mga ito. Kung hindi ako nagkakamali, mga Villar ang isa sa mga masasabing pinakamayaman dito sa Pilipinas, pero wala sila sa pangalan ng mga nag-import ng mga sasakyan na to. Pwede rin may mga mamahalin sila sasakyan, pero hindi naman sila kasama sa mga taong ito. At bukod doon, yung sinasabi niyo makapangyarihan, hindi pa rin tayo sigurado doon. No? Hindi naman dahil sobrang dami mong pera,
masasabi ka ng makapangyarihan. Yung connection naman is, kung marami ka naman talagang pera, pwede mong mapaikot yung mga tao ng gobyerno na willing makipag-negotiate sa ganitong klaseng gawain. So it means, hindi natin kaagad-agad masasabing mga sobrang makapangyarihan itong mga tao ito. No? Although, hindi naman lahat kasi nabibili ng pera pagdating sa ganito. Pwedeng nakalusot lang sila sa, nakakalusot sila sa part na to, pero yung pagiging makapangyarihan, hindi nga natin sila, hindi natin sila kilala, di ba? Yung mga pangalan na binanggit niya, parang ngayon ko lang halos narinig. No? Duda ko pa paano kung ang mga pera nito nasa abroad, tapos pwedeng ganun. Pwedeng sobrang mayaman sila sa ibang bansa at may mga negosyo lang sila dito. No? Posible yun. So tuloy pa natin. Na isa sa mga may-ari ng Bugatti ay isang insidente ng na-involve siya na isang Ferrari F8 pumasok sa EDSA bus lane. Ibig sabihin, marami pong exotic cars itong taong ito. Ano ba ang trabaho o negosyo nito sa Pilipinas? Kung legit na ito ay may trabaho o negosyo, nagbabayad ba ito ng buwis? Malamang sa malamang ay hindi. Wait. Bakit nandun ka agad? Ito ang problema dito kay Aydar. Ito ang problema dito eh. Yung nandun ka agad yung pagbibintang na may akusasyon ka agad na gano'n, na sigurado siya na may ginagawa itong tao ito. May negosyo siya, pero nakapagpalusot siya ng mga gano'n kamamahaling sasakyan. Sasabihin ka agad na gano'n ka agad. Na mayroong namasabi na sinasabi niya na corrupt ka agad. Diba? Kasi nagpapalusot ng mga ganong sasakyan. Yun ang isang malaking problema. No? Kung naalala ninyo, kung nanonood din kayo ng ibang mga vlog tungkol dito sa mga kumukontra kay Aydon, isa sa mga matinding kumukontra sa kanya ngayon, yung kapatid niya, si Ben Tulfo. Okay? Bakit? Kasi yun ang problema. Diba? Na pinagbibintangan kaagad niya yung mga tao na yun na corrupt. Pero at the same time, hinihingan niya ng pruweba o hinihingan niya ng proof na hindi sila corrupt. Which is mali yun. Kung magbibintang ka daw kasi, which is yun yung totoo, na dapat, kung magbibintang ka, ikaw dapat ang magpatunay na corrupt sila. Diba? Hindi yung pinagbibintangan mo magpapatunay na corrupt, na hindi siya corrupt. Yun, ganun dapat gumagana yun. Hindi dapat na mangyayari na yung magnanakaw, pinagbintangan na siya, yung isang tao, pinagbintangan na siya yung magnanakaw, tapos idinemanda siya. Ang trabaho kasi nung nagbintang is patunayan. No? At yung magnanakaw, magde-defend lang siya. Di ba? Magde-defend lang siya. Ngayon, pag hindi mo napatunayan na nagnakaw nga siya, isa lang ibig sabihin nun. Pwedeng maabsuelto siya. Diba? Yun ang problema dito. Tuloy pa natin. So, it's the customs na mahigpit ang pagbabantay nga, kung tutusin, mas lalo pa sa BIR. Ilan pa kaya ang katulad ni Nguyen na may pribileyo sa customs, BIR, LTO at immigration? Mr. President. Sa pagkakataon na to, tapusin na natin to, no? Yung mga ganitong hearing ni Senator Rapitul po sa Senado, although pinagbibintangan niya talaga itong mga tao ito, ang nakikita ko is malakas ang loob niya na gawin ng mga to kasi nga immune pa siya. Hindi siya makakasuhan sa mga sinasabi niya ngayon. No? Itong mga taong sinasabi niya ay mapipera, posibleng makapangyarihan gaya na sinasabi niya. Although doubtful ako na pwedeng
Pwede rin hindi ganun ka tindi ano. May pera lang talaga. Darating yung panahon na pwedeng bumalik sa kanya itong mga to. Since ito ay nandito pa. Hindi ito basta-basta mawawala. Itong mga video ito, mga pagbibintang na to. Yung pagsasabi niya na corrupt itong mga taong ito. Darating yung panahon na pwedeng bumalik sa kanya yung mga ginagawa niya. No? And ang dami nang nagre-react sa mga ginagawa niya dito sa Senado. May mga nagsasabi nga yung Rafi Tulfo in action na pupunta na sa Senado, which is hindi dapat. May mga nakita pa ako na nagmura. Ito si Idol Rafi Tulfo. As in P-word, which is hindi dapat sa Senado. Okay? And ang sinasabi pa natin isa dito ay yung part kung saan lagi siyang gusto niya siya yung nandun sa part na siya yung pumupuna. No? Para sa mga taong bayan. Puna siya ng puna sa mga ahensya ng gobyerno. Gagaya ng pagpuna niya kay Galvez. Oo. At lumaban din sa kanya yan. No? Sinabi niya na, bakit mo sasabihin na corrupt kami? Wala ka namang katunayan. So, hindi mo dapat sinasabing corrupt kami. Di ba may mga ganun? And dumadami na yung mga tao na nagre-react sa ginagawa niya. Kung mapapansin nyo, ang daming mga nagko-comment kahit sa mga live sa Senate hearing na kontra na dito kay Idol. Bakit? Kasi nga, ang problema dito sa mga ginagawa niya, may mga ginagawa siya dito sa Senate hearing na pumupuna sa mga agency pero parang walang resulta. Diba? Wala siyang ipinapakitang result. Bakit? Kasi ang trabaho niya dito ay gumawa lang ng batas. Yun ang dapat na trabaho niya. Mag-legislate. Mag-amend. Yun kasi ang trabaho ng senador. Para sa mga batas. Pero ang problema, pinapasok niya yung mga ganitong issue. No? Na parang pumapalit siya doon sa ibang ahensya. Para pumuna doon sa ahensya na yun, na hindi naman dapat. So may mga institusyon ng gobyerno na dapat sila yung gagawa nito. Pwede kasi dapat na pag may nakita siyang ganito, since meron siyang may kapangyarihan siya sa pagsasalita kasi pag nagsalita siya, papakinggan siya. Pwede niyang tawagan yung isang ahensya ng gobyerno na yun na may karapatang sumita dito sa ahensya na sinasabi niyang posibleng may anomalya. At yun yung magtatrabaho para sa kanya. Di ba? And sila, ang totoong trabaho nila guys ay magsaayos ng mga batas. Kung may napupuna silang mga maliliit o malalaki man na problema sa batas, yun yung trabaho nila, ayusin yun. Hindi yung ganito na puna ka ng puna sa mga ahensya. Although mayroon siya mga ano dito, may mga punto siya. And maganda naman yun. Para din sa atin yun, just in case. Kagaya ng mga nalulugi na yung mga hindi binabayaran na taxes na dapat napupunta sa gobyerno na ipapamahagi sa atin, okay naman yun. Pero ang problema, wala tayong nakikitang resulta. And dito, sana may magandang resulta na mangyari at may balita rin sa atin. Oof.